pangalawang yugto. Usually, kung magbalat tayo, tanggalin muna ito. So, ginaganito ko yan, guys. Ako, hindi lang, meron talaga akong, ano, hindi lang kung ano-anong kutsilyo ang gagamitin ko dito, guys. Kailangan, meron talaga na nararapat dito na kutsilyo. Yun. Hanggat maaari, huwag niyong iparating sa ano, sa butil. Hanggat maaari, hindi masugatan ang butil. Pero nasugat na yata. Pinag-juice naman. Okay. So, ayan ang laman ng pomegranate, friends. Medyo hindi na ito magandang nakuha ko. Kaya pag naghimay kayo nito, guys, kailangan araw. Kasi pag gabi, hindi nyo makita kung okay pa ba yung mga butil. Ka-old yata itong akin na kung anong nakuha. Mas maganda, guys, mas basa natin yung mga old na. Yung mga kumikinang-kinang masyado, yun yung magaganda. Na? Hmm? Sa akin po, friends! Huwag naman matat sa aking pants kay light yabang pants ko.
Nagtataka ako, guys, bakit yung sa Palawan may mga tao mga nung kapanahunan namin, mga sa elementary pa lang ako, guys, maraming mga tao malalapad yung lupa. Pero bakit hindi nila tinataniman ng kung ano-ano? Gustong-gusto ko pa naman yung kulay niya. Ayan, guys, oh, sira, oh, diba? Siguro nabugbog ito. Kaya, ganun. Kaya siguro, isa rin yung pag nag-ano, kailangan sipuin din natin kung lambog ba, o bugbog ba, yung mga malalambot. Hindi ko kasi naano ito kung malambot ba eh. Hindi ko naman naisip na dapat pala i-consider yung sa pagpili. Pag malambot pala, kailangan burdo, ibig sabihin, ano yun, bugbog o tumalon, nakulog. Sa Palawan, guys, sayang ang mga lupa. Wala mo, pinataniman nila ng tree instead ng mga prutas. Bakit sa Davao ang dami-dami nilang prutas? Kasi nagtatanim yung mga taga Davao. Palawan kulang sa pagtanim. Pag may, kaya naman kung minsan nawawala ng gana ng magtanim ng mga prutas yung mga taga Palawan, kasi yung mga bata o kahit na matatanda hindi nire-respeto yung tinatawag na private property. Alam niyo yun? Yan ang kulang sa mga Pinoy. Hindi nila nire-respeto yung mga private property na yan, kahit na hindi sa kanila, papasok sila. Kung may makita silang bunga o ano man na gustuhan nila sa lupa ng iba, kahit may bakod pa yan, hanggat kaya nila, pasukin nila, guys, at nakawin. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit nawawala ng gana magtanim yung taga Palawan. So siguro oras na para turuan natin ang ating mga sarili na huwag makialam sa private property ng iba. Turuan natin ang mga bata. Mm-hmm.
mahirap lang kasi pati mga magulang eh. Pati mga magulang, tinuturuan ang mga bata kung paano makialam sa private property ng iba. Pag nakailam tayo sa private property ng iba, ano na yun? Pag nanakaw na yun ang ano doon, ang labas, trespassing na yun eh. Ba tayo nandoon, di ba? Ano motibo? Yun ang isa sa mga kultura ng mga Pinoy na dapat baguhin. Pero pag makauwi ako guys, kailangan ko talaga magtanim. Masarap na medyo mapakla. Maganda rin ito sa diarrhea, guys. Diarrhea. Napuno ng dalawa, oh. Ganda na yan. Kainin ko na ito. Salamat sa inyo, guys.